Magandang araw sa inyo. O, pasensya na doon sa ibang kasama ninyo, ha. Nandun sila sa labas. Hindi kasi tayo pwedeng magsiksikan. Huwag kayo mag-alala, yung mga kaanak nyo sa labas, matutulungan din yun ngayong katulad nyo. Una, kami ni Vice Mayor, Ani Lacuna, at ni Direktora, si Reto Goso, talagang nalulungkot kami sa sitwasyon ninyo. Para bang pinagtatakluban tayo ng mundo. May pandemya na, kagutuman, kawalan ng trabaho, pangamba lagi araw-araw, tapos nasunugan pa kayo. So, nakikita lamhati kami sa inyo. But more than that, higit sa lahat, ayoko naman laway-laway lang. Ang gusto ko, makarecover kayo agad. Makabalik kayo agad. Dahil may hirap walang matitiran. Alam niyo naman kung saan ako nang galing, di ba? Kaya talagang nagkukumahog kami na makapagpatayo ng mga kabahay na bato sa lungsod. At namimili kami ng lupa ng may lupa. At hindi naman kaila sa inyo, bagamat ikawos tayo sa salapi, yung pananalapi ng bayan ng lungsod ng Maynila ay inilalaan sa tao. No? Itong mga lupa binibili natin tapos sa bona fide residence o sino yung nakatuso o kanya. Ganun ang naging rule natin doon sa mga nagdaang buwan na mga binili natin. Tapos yung nasunog doon sa Baseco, nagtayo tayo ng townhouse. Ewan ko kung nabalitaan nyo na yun. Magkakaroon silang townhouse. Alam nyo yung townhouse? Up and down. Dalawang kwarto, may banyo, may kusina, and so on and so forth. Dahil gusto kong itaas yung antas ng pamumuhay ng squatter. Bilang isang squatter din dati. O, tapos yung sa condominium, meron ba rin yung taga-tundo? Sa labas, yung mga taga-tundo. Condominium 1, condominium 2, on track, nasa ano na ngayon? 8th floor. 15 story yun. Ganun din sa binondominium. Para doon sa mga squatter doon sa San Nicolas. Doon sa may Valderrama. Talagang hindi kami titigil. Ako kasi naniniwala ko sa ginawa ni Prime Minister Lee Kuan Yew. Kung hindi nyo kilala si Prime Minister Lee Kuan Yew, siya po ang Prime Minister ng Singapore. Ang inunay niya talaga, edukasyon at pabahay. Yun ang pinuunahan niya. Dahil mas mahirap pa ang Singapore 60 years ago kaysa sa Pilipinas. Ngayon, first world country na. Kasi lahat ng tao nabigyan ng pagkakataon ng kapanatagan sa panirangan. Ayun, mahirap. Pero kung nagawa nila, bakit hindi natin magagawa? Mas madali mangopya. Oh, pero huwag kayong mangungopya sa eskwelahan. Masama yun. Mas madali mangopya ng isang bagay na epektibo sa mamamayan. Kung epektibo sa mamamayan, masarap kopyahin.
Eh ako, pangarap ko talaga, kami ni Vice Mayor, na maubos ang squatter sa Maynila. Hindi para palayasin, kundi panatiling manirahan sa loob ng Maynila. Kaya lang, may hinihingi naman ako. Hindi naman siguro mabigat yung hinihingi ko. Di bali tayong squatter, hindi natin kailangan maging dugyot. Dahil gusto ko ibalik sa inyo yung dignidad sa pamumuhay. Pagsira ang damit, sulsihin. Pag nagninis-nis, sulsihin. Huwag ayang sira. Di baling luma. Tapat ng bahay mo, maaliwalas, linisin mo. Di bali mahirap. Eh talagang, alam mo, magreklamo tayo, magreklamo sa katayuan natin. Eh kung pwede naman maging maaliwalas ang pamumuhay natin. Wala ko ibang inisip, kundi mabigyan kayo ng dangal. Misan lang nakakalimutan natin, dala ng mas, siyempre, inuunan natin kung ano'y mapagahari mo nang. Yan. Kaya napapabayaan natin yung ibang bagay. Pero hindi, kaya natin yung maging maliwalas ang Maynila. Tapos panatag ang pamumuhay. Binisin nyo lang. Wala na kaong hinihingi. Ito naman pandemya, isa lang naman hinihingi ko. Magsuot kayo ng mask. Iwasan muna yung mema. May masasabi sa kapitbahay. Yung chismisan. Mag-ingat kayo. Hindi nga kayo na-disgrasya sa sunog. Hindi kayo naging abo sa sunog. Pag nagka-COVID kayo, abo din ang labas ninyo. Yun ang katotohanan. Wala. Kahit anong gawin ng pamahalaan, kapag ang mamamayan nagpabayad, lalo ngayon, talamak ang COVID sa Maynila, sa Metro Manila, sa buong bansa. Kahit saan, wala ka nang sisilungan. Kaya mag-iingat kayo. Taas ang kamay na may anak. Yan. Isa puso nyo araw-araw. Ako ay mag-iingat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga anak ko din na umaasa sa akin. Yan ang lagi nyo isa sa puso. Dahil pag kayo na-disgrasya, sino magmamalasakit sa anak nyo? Mayroon pa bang hihigit sa malasakit ng isang ina, malasakit ng isang ama sa kanyang anak? Wala na, di ba? Kundi ang magulang. Tama, mali. That's why, hinihikayat ko kayong mag-iingat. O ngayon, o para makabalik kayo kagad, maibsan man lang yung problema nyo, o lahat kayo tatanggap ng tigte 10,000 pesos. Yes. Para maka-recover lang kayo. Ngayon, yung mga bahay na condominium, kaya magtataka kayo, bakit ko pinangalanan yung condominium, yung in-city vertical housing na condominium? Kasi noong dekada 80, ang salitang condominium ay patong-patong na squatter. Tama, mali? Doon yung bahay namin sa Mabuhay, sa Parola. No? O ngayon, siyempre, bibili ng pundasyon, dingding, bubong, sahig, tama? Tapos ang titira, tatlong pamilya, apat, tama? Huwag na kayo magdamutan. Kasi lahat naman ng pamilya tatanggap. Piyait-piyait na kayo. Diba? Total, yun naman ang ititira nyo. Importante, may masilungan kayo agad. Ano kayo, magmalasakit na sa isa't isa.
Kasi sabi ng nanay ko, aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag uulan. Tao pa kaya? O kaya, gusto ko, magmalasakitan na kayo. Ha? Mahal kayo ng lungsod. Mahal ko kayo. Hindi madali ang lahat. Mahirap ang buhay. Kung meron man akong ibibili sa inyo ngayon, umasa kayo na ang inyong pamalang hindi kayo bibitawan. Mahirap maging mahirap. Huwag nyo lang isusuko ang mga anak mo. Huwag nyo isusuko. Tama na yung hirap ay tuldok sa inyo. Yung mga anak natin, eh, makagawa naman ng magandang kinabukasan. Huwag kayong bibigay. Ha? Kay susuko. Dahil ang nanay ko, katulad nyo. Ang tatay ko, katulad nyo. Ang anak ninyo, katulad ko rin nung araw. Kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Tama ba? Posible? Pwede? Naman. Hindi madali, pero posible. Buti nga yung mga anak nyo, nakatikim ng bonakid eh. O promil eh. O ito, ang duda ko rito, marami rito, nakatikim am no. O di ba? O sino batang am? O, kita ninyo? Niloloko tayo ng nanay natin. Dadahin mo yan, gatas yan. Hindi. Mukhang gatas. Pero nakaraos. Akalain nyo ba, basurero, pwede maging mayor ng Maynila? Pwede, di ba? Kaya huwag kayong bibigay. Huwag talaga. Walang aasahan ang inyong mga anak. Pero, yun nga ang sukli ko, ang inyong pamahalaan ngayon, hindi kami titigil ni Vice Mayor, Ani. Tingnan nyo lalim ng mata ko. Bisyo na sa akin na matulog. Oh, ang hirap. Tinatapat ko kayo, ha? Mahirap. Mahirap na mahirap. Pero hindi ako pwedeng bumigay. Basta tayo, mairawas yung araw-araw. Tingin ko matatapos din. May hangganan din naman ang lahat. Okay? So, bilang panguli, patuloy kayo manalig sa Diyos, ha? Ha? No. Kahit ano pang pamamaraan ninyo, it doesn't matter. What matter most is naniniwala kayo sa Diyos. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Baka Diyos sa ilalim ng lupa yan, ha? Titigilan yun. Yung Diyos sa langit. Doon kayo maniwala, doon kayo kumapit. Hindi kayo maliligwa. Ha? So, muli, nakikidalamhati kami ni Vice Mayor Hani. Eh, basta magsisikap kami. Hindi perpekto ang gobyerno, pero at the very least, hindi kayo iiwanan ng pamahalang lungsod ng Maynila. Magandang araw sa inyo. Kalain na ba kayo ng kung may kapal? Ha? Manila, God first. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maupo muna po tayo. Yan. So ang gagawin po natin, clear po natin itong exit natin. Sige po. Yung stub po, yung mali-engine muna pong ilabas natin. Yung malaki po, paglabas po natin ng bulwagan. Okay po? So yung first row po, yung nasa may Jermaine. Jermaine, nasa iyo. Patayin mo. Upo lang muna po yung next row. Upo
magandang umaga po kayo. Ang staff na maliit lang po muna ang ating ilalabas. Tapos yung next row po, dugtong na po yung next row. Next row po. Mabilis naman yan. Next row. Thank you.
Tapi nanti kalau terang itu kan akan terang. Kalau berarti mengais ya.